Views and opinions expressed in the following program are those of the host, guests, and producers. They do not necessarily reflect the policies and position of this channel. Viewer discretion is advised. Hello mga kaganap, welcome back sa aming show. Another exciting episode ang handog namin sa inyo kasi we're gonna talk about fitness. And for sure, maraming may inspire dyan, lalong-lalo na sa situation natin ngayon kasi since nasa bahay lang tayo and mostly parang wala pa naka-open ng mga gyms, di ba, John? Yes. At nakakatuwa kasi nga itong guest natin, napakabait na pinaunlakan niya yung ating panyaya. Kasi nga, he joined the Tuna Superbod, I think, mm-hmm. and I saw him, and I think, and he's so proud about his age. And, you know, joining this competition is just parang mahirap ng, you know, alamin na lang natin sa kanya bakit na-inspire siyang mag-join. Sobrang dito. Interesting dyan. Diba? Kasi ako talaga... Siyempre mga bagyet ng kalaban niya, diba? Marami akong questions sa kanya dyan. So, ipakilala na natin. Ayan. Our guest for today is an international theater director, singer, actor, and fitness enthusiast. He is one of the original cast member for the European tour as well as the Asian tour of Miss Saigon. He is also one of the finalists at Century Tuna Superbods 2020. Mga kaganap, Mr. Jojo Urquico. Hi, my name is Jojo Urquico. I'm 56 years old and I'm a theater director actor. The goal is to look good at any age, to age gracefully and truthfully so that people will look forward to getting to my age or to getting older. I'm actually looking forward to enjoying my 20% seniors discount looking and feeling damn good. Fitness is not about being better than somebody else. It is about being better than you used to be. Hello, hello everyone. Medyo na pressure. Maraming salamat. Medyo na pressure ako dun sa fitness enthusiast. I'm so glad to be with you guys and magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa aming tatlo. Question ko lang, paano po yung naging process, paano nakasali sa Century Tuna Superbods? I mean, itong super bad, it was actually like a last minute decision for me because when it was announced and when my good friend told me about this, I was in Dumaguete that time rehearsing for a musical theater production, no, called Rent. So at that time, when I was told about this, sabi ko, medyo I was kind of hesitant kasi una-una, yun nag-uumpisa na yung medyo isa na yung mga establishments, lalo na sa Dumaguete. And I'm sure you guys remember, tsaka yung mga nanonood sa atin, na that time, that was late February, papunta na sa March, dito nag-umpisa yung dalawa, yung Chinese couple na unang so ng COVID dito sa Pilipinas, no? So nag-umpisa nang magsara, and isa na doon yung mga gyms na tsaka pati Bacal gym sa tsaka nag-iisang matinong gym sa Dumaguete. Sabi ko, ano ko sasali? First 2 weeks na lang bago yung open call. Pangalawa, yung 2 weeks na yon wala pa akong workout, parang ano. Anyway, so sabi ko, so when I flew back to Manila, sabi ko, yeah, I'll go straight from the airport. So from the airport, I went straight to fashion hall. Sabi ko, akala ko kasi what I was made to understand, go see. So sabi ko, go see. Eh kasi director naman ako ng teatro at saka aktor. Hindi ko naman naiintindihan yung mga go see, go see na ganyan. Hindi naman ako So tapos pagdating ko, I had long sleeves on and a denim short. So pagdating ko doon, shorts. Tapos pagdating ko doon sa fashion hall, yung sa atrium, di ba may atrium sila?
nakita ko lahat sila nakapang fitness outfit. Tapos sabi ko, tapos mga hi, my name is ko. I message my chat, yung mga bula-bula pa pala to. Tapos sabi niya, anong suot mo? Sabi ko, naka-denim shorts and long sleeves. Sabi niya, hindi po pwede. So, nag-effort na ako from the airport to a fashion hall. So I went straight to Uniqlo to get promotion. So to get outfit. So doon sabi ko, sige, katuwaan. I mean, wala namang mawawala. It's something new. Tapos, tapos biglang nakapasok ako dun sa open call. Ah, ito sige, ito. So open call pa lang to. Tapos kasi ito nga yun, and also in my mind, sabi ko medyo overage na ako because when I was invited to join 2 years ago, ang age limit nila was 50. So overage na ako ng 5 years ago. So sabi ko, paano pa ako sasali eh ngayon pa 56 na ako because nung that time 56 nag 57 kasi ako dito ng July. Mm-hmm. Sabi ko di lalo na akong overage. At sabi niya hindi tinaasan nila yung age limit. So sabi ko, okay, so in my mind akala ko naman may ageless, meron pa silang ageless na category. Mm-hmm. So sabi ko baka ang kalaban ko mga 40s, mga ganyan. And ginawa nila from 18 to 60. Oo, 18 to 60. Sabi ko, pwede na rin. Pero ayun na nga. As I've said, and I always say this, sabi ko, you know, I don't necessarily have to win this competition. Because just being one of the finalists is already a victory to me. I'm so glad to be able to represent men and women in my age bracket. Diba? Yung mga, yun nga sinasabi ko, sabi ko, yung, we have, to, it's so nice to know that, you know, soon I will be able to enjoy my 20% seniors discount, feeling and looking damn good. Diba? Parang nakakataba ng puso yung pag-abot mo nung seniors card mo. Sabihin, sir, sa inyo ba to? Diba? Parang, parang exciting in a way. It's so nice to know that in 3 years, I'll be able to get like 20% off sa local flights, sa libreng movies, diba? So much perks, diba? Tapos, di ba kasi aminin natin na parang ang Century Tuna Superbods, ito isa sa mga prestigious fitness competition. So talagang sabi nyo kanina, mapasama lang kayo sa one of the finalists, that's something na talaga. Kasi maraming, alam mo na maraming tayong mga kaganap na ito yung nilulook up eh, na maka-join and makapasa sa GOSI. So ayan, yeah. That po, congratulations na kaagad. And talagang oo actually diyan sinusubaybayan ko to sa ano like sa Instagram nila, so tinitingnan ko yung mga finalists. So that's ano, parang annual yan direct, di ba? No, it's every 2 years. Every 2 years. Yes. Kaya mahirap nga naman pumasok kasi kapag dumating na do after 2 years mag exceed ka na doon sa ano qualification. That's true. At saka ano to ha? At saka hindi lang sa NCR yung auditions. Like, I think mas nauna sila mag-audition ng mga tao sa Cebu bago sa Manila. Yeah. So medyo mahigpit talaga yung screening. Yeah. Actually, Bench, natutuwa ako kasi binabasa ko yung profile niya. Na very proud siya to sa age niya, sabi nga, I'm 57 years old and I'm like that. So, at natuwa ako. Tapos isa sa pinakamaganda kong nakita sa kanya is yung, I'm a person who really loves to support people. Yung, alam mo yun, direct, paki-ano mo na yun, expound mo na yun. yung mga yan, yung age mo, yung ano mo, advocacy mo na to support and help people around you. Yeah. And kaya kami natuwa, kaya nga, nung mabasa ko yon, ay gusto ko tong imbitahin kasi ito na yung time na this is the time that we have to support one another. This is the time na hindi tayo magpa-arte-arte, di ba? Hindi, kasi iniisip ko, kahit sa mother namin, sinasabi ko, you have to do stretching every morning, you have to read a lot, because sabi ko nga, ang age natin shouldn't be our passport to be forgetful, to let go, para na
para dapat inaalagaan pa rin natin yung sarili natin, di ba? Kasi importante talaga yun, di ba? Ito lang yung nag-iisang katawan natin. Oo. So, pag hindi naan, paano pa? And ito na nga, especially, sabi ko, importante na conscious effort talaga na alagaan natin yung sarili natin. I'm sure nararamdaman yung dalawa at saka yung mga nanonood natin na, I mean, it is so hard to be positive these days, you know, to have a positive outlook in life, and hindi natin maiwasan na maapektuhan sa mga nangyayari. But we have to remind ourselves na we have to snap out of it right away, because we should not allow our fears and our worries to paralyze us. So marami tayong dapat gawin. Isa na doon yung mag-ehersisyo tayo every day. Yun, conscious effort yun. At saka pati yung diet natin. Which is why I believe in so much dito sa Century Tuna Superbods. Because ang pinopromote nila, hindi lang yung pampapaganda ng katawan. Ha? Talagang healthy lifestyle talaga. Kasi we are what we eat as well. So important, yun din, isa rin yan sa pinopromote ng Century eh. Yung kailangan alagaan din natin yung diet natin. Kasi yun nga sinasabi ko, hindi naman to nakukuha lang sa exercise palagi. Diba? Hindi ka, exercise ka nga na exercise, crinkles ka naman ng crinkles at saka bagnet ka naman ng bagnet palagi. Diba? Hindi ko pwede. Diba? So, kailangan talaga conscious effort. So, sama ayun ba yan na, sa, yung mga, sa pagkain yeah, ng go tuna? Ahead. Ng Century Tuna? Pero totoo to ha. Yesterday, I made tuna lasagna. And then 2 days ago, I made tuna gyoza. I mean, mura naman talaga. Mura at saka masustansya naman talaga siya. At saka ito na nga. Kasi lalo na ngayon bumalik tayo sa NECQ. Ang hirap din yung punta sa palengke, no? So, pag pumunta ka ng supermarket, and if and when you get a chance to go to the supermarket, just get yourselves a bulk of any, but of course, mas maganda kung Century Tuna canned tuna. So tapos yun na lang, and then isa na rin yan sa magiging homework mo, mag-isip ka kung anong pwede mong what you can come up with yung mga canned tunas na yan, di ba? Tsaka, yun na nga sa halagang what? Sa halagang 50 pesos, 70 oh, less pesos. Than ano nga. Yeah. And then direct, di ba? Di ba healthy yung oil naman niya, di ba? Olive oil. Yes. Yes. Ako gustong-gusto ko yung nasa oil kaysa yung nasa water, kasi yung water medyo may halong salt 'yon eh pag inaano nila. So so yan. Ayan. Gusto ko lang sabi niya, Bench. Gumawa siya ng lasagna tuna. Uy, pero ang sarap talaga. Try nyo. Try nyo. Gagawin namin yan. Promise. Yeah, kasi to be honest, John and Derek, ako talagang parang isa sa parang pinaka-basic na parang canned goods ko sa bahay is Century Tuna. Ako rin. Parang di pa din mawala ng Century Tuna. Mm-hmm. Teka, sis, ang daming beses na nating nasa babanggit ng Century Tuna. Uh-huh. Sir Greg, eto yung dalawa. Oh, dapat baka naman. Diba? dapat lang. Diba? Ayan. Okay. So, yun nga sabi ko kanina, you're so, you are talagang engaged in supporting people. What do you mean by that, Derek? Umpisahan natin ito nung lockdown. Okay. So, nung nag-lockdown, I decided to volunteer volunteers kasi we go to CCF, yung Christ Commission Fellowship, yung church. Sabi ko, kung hindi ako makakatulong ng malaki monetary-wise, I will volunteer my time and my power to help people, kasi para masiguro natin na walang pamilya na merong empty plate. Kasi
Kasi, paano ko ba sasabihin? In my mind, I am so thankful about so many problems na hindi... I am so thankful sa ating Creator sa mga problema na wala ako. Maraming tao sa paligid natin ang kasi sometimes we're too consumed and we're too focused on yung mga problema na dumarating sa atin. Pero nakakalimutan natin na maraming tao na nakapaligid sa atin na mas maraming problema kesa sa atin. So ayun na nga, so sabi ko, kung hindi man ako makatulong monetary wise, ano ang pwede kong gawin? So yun na nga, in-offer ko yung time ko tsaka yung aking lakas since wala rin namang pwedeng workout. So sabi ko, nisip ko, magbubuhat na lang ako ng bigas, mag-impake ako ng mga relief bags para sa mga kababayan natin na nangangailangan. Ay, yung ano nga, para rin masiguro na walang empty plate sa mga tahanan ng mga kababayan natin. Mm-hmm. So, nung natapos yun, so beginning of June, I decided to give free workshop. So sabi ko yung mga bata sa Pilipinas, so Hong Kong at saka sa Guam. So we had three times a week free theater workshops. Free. Why free? Kasi iniisip ko maraming bata na nami-miss ang teatro. Pero marami ding bata na may mga magulang na may paglalaanan ng kanilang budget sa mas importanteng bagay. Oh. Siyempre, oo, pero siyempre hindi naman pwedeng sabihin sa anak mo na anak, pasensya ka na, wala tayong pambayad sa theater workshop this time kasi kailangan natin bumili nito. Pero so sabi ko, paano ko matutulungan yung mga bata? At saka paano ko din sila matutulungan na ma-develop yung kanilang mga talento, di ba? Yung hub, at saka yun na nga, ang dami nilang oras sa bahay. Hindi mo naman pwede sabihin sa mga bata na bahala kang gumawa ng anything dyan. Kasi, di ba? So inisip ko, ano, pero alam mo, I'm so glad kasi ang dami ko ring mga since I've been in the industry for almost 30 years now and I'm so blessed and so privileged to have been able to be given a chance to perform in international stage like Saigon and like I directed Les Mis and Rent, Mamma Mia, Frozen. I'm so blessed to have been able to work with international actors and directors, which is why itong free workshop ko nung June, mm-hmm. kung saan ang gagaling, ang dami kong mga guest mentors. Meron akong guest mentor from New York, from Poland, dalawa from Germany, of course, a few actors and directors from here, isang taga London, yung mga ganyan. So that's online direct, online. Yes. Tapos na ang to, direct. Yeah. Mag-inom sana kami. Oo, masayang. Next time, I will let you guys know. So ang title nung series is like From the Director's Chair. So ayun, I'm so happy kasi, yeah, interesting. Kasi yung mga bata, ang saya nila. At saka, ito yung importanteng malaman ng mga manonood natin ngayon. Na kung iniisip nila na yung ginawa ko na yon, yung ginawa namin noong June na yan, at saka yung mga, kahit hindi lang noong June, no, hindi lang yung workshop, kahit yung ginawa namin during the lockdown, yung tinulungan natin yung mga pamilya, sasabihin ng mga tao, oh, wow, ang swerte naman ng mga taong yun kasi napasaya ko sila. Hindi totoo yun. Actually, when you see those people happy, you become more happy. More happier. Tsaka ang tsaka ang sinasabi ko na lang, I don't know, in my mind, ito din totoo ah, pakiramdam ko, mas marami nagdadasal for me. Hindi ba? Parang iniisip mo na lang na bago sila matulog, kasama ka sa prayers nila.
Yeah. Kasi like, you're the one who helped them. Siyempre, magpapasalamat sila sa Diyos. Remember that every time that we are being used by God, and a lot of people will be able to thank the Lord for all the for using those people na ginamit ng Panginoon para ma-bless sila at the moment na kailangan nila, 'di ba? Exactly. Yung mga tulong naman na 'yon hindi naman sa akin ang galing eh, instrumento ka lang naman. I mean, and talking about this now, it's like it makes me feel, I don't know. It's kind of medyo parang nagbabara yung lalamunan mo. Parang looking back, parang ang sarap ng pakiramdam. Masarap yung pakiramdam. Masarap. Yes. Biglang naging seryoso yung natin. Oo nga yun. Bigyan mo naman kami ng little workshop ni Bench. Ng Alen. Ano ba yung... Okay. Ito yung ano... Nung bago ako, minsan, tinatanong ko yung mga bata. Kasi, pag may nag-audition ako, or kunyari may audition, no, tinatanong ko, how did you find out about the audition? Kasi, ayoko yung pinadala sila ng mga nanay nila doon. Importante ito sa mga magulang na may mga anak na pinupush ninyong mag-audition or to be on stage. Kung hindi sa anak ninyo nanggaling, huwag nyo silang itulak. Because it is not nice and it's not easy to be given 2 or 3 minutes of their lives and be judged. Hindi maganda, lalong-lalo na para sa mga bata, ang hinuhusgahan. So kung hindi rin lang sa mga anak ninyo nang galing na they want to audition and they want to try out for this production, don't push them. Kasi hindi talaga, maniwala kayo. Because I'm 57 now and up to this time, I still hate auditions. Because sino bang may gustong meron 2 minuto tapos hinuhusgahan ka? And it's seryoso, hindi maganda yung pakiramdam. At saka dun din sa mga bata, and this I always say this too, I think reality TV has got something is part blame. Yung mga bata na hindi porke nakakakanta kayo eh papasok na kayo sa Yahoo or sa entertainment industry. Hindi siya ganun kadali. hindi lang katawan nyo ang dapat nyo iprepara, pati rin ang inyong emosyon because heartbreak is part of it. I always tell the kids and I always tell those aspiring actors, first, you become an actor. If you're lucky, you become famous. And if you're luckier, you will become, I mean, you could make good money out of it. Pero huwag niyong and kung ang rason ninyo, ang intention ninyo is to have more likes or followers on Instagram, that's why you want to get into performing or this industry, don't do it. Kasi hindi yun ang tamang intention. During my time, we got in this industry only because we want to perform. But then, you just have to make a commitment and you have to want it enough. Because when I decided to do theater, I knew I wasn't going to be rich. And in my mind, baka hindi ako maging famous. But then again, after doing a couple of productions sa UP, sabi ko, hindi ako pwedeng maging... Ito din yung pala kung sinasabi sa mga pamangkin ko. You just have to be able to spell the word mediocre, but you shouldn't be one. Sabi ko sa sarili ko, pagkatapos ng ilang production na nagawa ko, hindi ako pwedeng man number one at man number two rin. After a few productions, I want to be able to have my own curtain call. I want to have my own bow. So, yun tinrabaho ko talaga yun. Mm-hmm. And kaya nung naging alaga kami ni Ryan Kayabyab, which I'm so thankful for,
siya yung nagpadala sa amin sa Singapore. So blessed also na napasama ako sa isang production. So I was based in Singapore for a while, and then I came back here, did a few productions, and then I got invited to sing for Miss Saigon. And then I got the show, and the rest is history. So that was in 94. So which is why I stayed in Europe for 20 years working as an actor. Wow. Tapos ayun na nga, tapos kasi ganito, pagbalik ko naman dito, yung mga kaibigan ko na nakapag-Broadway, nakapag-West End, nagdi-direct na some of them. And in my mind, sabi ko, ano ba to? Ito na ba yung, sabi ko naman, ito ba yung passport ba? Broadway at saka West End ba ang pasaporte natin para maging director? Sabi ko, so ako medyo hindi ako solved dun sa idea na yon. But then 5 years ago, I got offered to play Valjean in Les Mis. And then, kasama dun sa offer na yon, kung gusto kong i-direct yung play, sabi ko, of course, yung greed medyo pumasok sa isip ko, no? Diba? Parang inisip ko, of course, I want to be able to sing Valjean's song. Pero sabi ko, parang masarap din yata mag-direct. Kaya lang sabi ko, kakainin ko ba yung opinion ko na, di porke nakapag-Broadway ka na or West End ka na, mag-direct ka na. Pero sabi ko, it might not fall in my lap again. I mean, this opportunity. Oo, to sabi ko, wag ko nang kantahin yung Bring Him Home. I-direct ko na lang yung show. And that was 4 months before the show happened. So, I said yes, 4 months before that. Nung lumalapit yung rehearsals, alam mo, walang biro. Pumapayat kasi nalastress na ako ng konti. Kasi iniisip ko, as an actor, I got used to just learning my part and collecting money at the end of the month. Sisenta silang pinapanood mo, di ba? At saka, hindi lang siya yung big picture eh. Merong ding mga, may mga close-up din yan. Kailangan importante na pati mga daliri nila pinapanood mo. Because as an actor, naniniwala din ako doon eh. If you have 1,800 people, 1,800 sets of eyes watching the show, most likely, may 10 pares ng mata na sa'yo naka-focus. So dapat, pati daliri mo, lahat ng desisyon na ginagawa mo, pinag-isipan mo. Hindi ka lang yung galaw ng galaw just for the sake of doing something. Because like, I even tell, as an actor, I also believe that it is important to be still. Hindi ka dapat natatakot na hindi ka gumagalaw. Kasi minsan, pag wala kang ginagawa, mas strong eh. Di ba? Pag malikot ka, parang medyo disturbing pa nga yun eh, di ba? So, okay, what is acting? Benz, what is acting sa'yo? Sa akin, direct yung acting is parang ipoportray mo. Naging seryoso na. Ipoportray mo yung role na ipapagawa sa'yo. Oo. Tapos parang kailangan, parang it's a form of emotion and character. John, what is acting like sa'yo? What is acting? It's an expression of one talent. Like, if you want to portray of something a role, mm-hmm. then you really have to express it the way the director would ask you to do something. Simply lang. Acting is no acting. Ay, ganun. No, seryoso. Because no. Importante na isipin natin ang acting is no acting. Kasi, you have to be it. You have to become it. Hindi mo dapat iniisip na you have to forget that you're portraying a role. So wag natin iniisip na we're portraying it. You have to be it. Uh-huh. So ayun yun. At saka yun nga din, importante rin na especially if you decide to be a musical theater performer, I think it is important. We have to remember that everyone is a storyteller. So kaya importante na hindi yung parang katawan natin, ine-ehersisyo rin natin yung ating instrument and we take care of it. Because kung naaalagaan mo ang instrumento mo, when you're telling your story, hindi ka na magpo-focus dun sa instrumento mo. You can focus on telling your story. Kasi, pag if you're telling your story effectively, people will forget that you don't have the greatest voice on earth. Kasi, mas mararamdaman ka nila. Hindi importante yung, of course, no, I wouldn't say hindi importante yung technique kasi kasama rin yun doon eh. Pero
makakalimutan nila yung, hindi ikaw yung, that you don't have the best technique pag naniwala sila sa'yo, di ba? Because as an actor, once your audience start to doubt you, your performance will go like this. Parang, di ba, napansin niyo yun, di ba, pag nanonood kayo ng comedy, pag hindi kayo, pag merong isang ginawa yung actor na hindi kayo natawa, di ba, maumpisa ka na mag-buisit? Di ba, nangyayari ba yun sa inyo? Or parang minsan may pinapanood ka, tapos sasabihin mo, kung ako siya, ito ang gagawin ko. Pag masyado kang, pag naunahan mo na ng, naunahan ka na ng audience mo na ganun, parang ang performance mo will go like this. Which is why, ayun na nga, hindi ganun talaga kadali. Hindi ganun kadali. But you have to, don't forget that. Acting is no acting. Huwag niyong kalimutan na meron kayong role na pinoportray. You have to be it. So yun yon. At wala saka, Hindi. As a musical theater performer, I encourage everyone to listen to different genres of music. Opera, rock, pop, musical. Because may mga oras, kasi hindi mo alam kung kailan darating sa iyong oportunidad eh. Paano kung bigla mo makuha ang Sauber Flute eh? It's an opera. So hindi mo pwedeng sabihin, I don't sing opera. Eh paano kung ikaw yung tipo na hinahanap? Tapos, but yun na nga, di ba, may kasabihan na fake it till you make it. If you can sound operatic, why not? Di ba? If kung dumating ang We Will Rock, ang opportunity na nanonood ang producer ng We Will Rock You, hindi mo pwedeng sabihin, I'm just a musical theater. No such thing as just a musical theater performer. You have to be able to sing everything. I think, as an actor. Kasi, versatile ka. Hindi ka pwedeng, lang sa isang genre mo. Kasi, most of the singer talaga, di ba, parang, ito lang ako, I'm a jazz singer, I'm just a balladeer, di ba, parang, hindi naman tama. Ako, I agree with you, Tire. Kasi, kailangan, if you really have the talent in singing, you let it go, whatever it is na kung ano yung kaya ng boses mo. Actually, it depends on your voice, di ba? At saka na pag-aaralan direct, di ba? Yeah. At saka yun na nga, you can make your, kasi syempre, meron mga importante na distinct yung sound mo. Pero ayun na nga, pag nasa teatro ka, yung technique, you can make yourself sound operatic or classical. You can make yourself sound like a rock singer or whatever. Kasi, at saka, ayun na nga, pati even the body posture, yun na nga, kahit sa mga estudyante, if you want to sound older, you have, the technique there is to make your vibrato slower. Mm-hmm. Pag medyo mas mabilis ang vibrato, mas medyo young ang tunog. And if you want to look younger, you have to open your eyes a bit more. So maraming no talaga kasi when I got Miss Saigon, I was already late 20s, and then I portrayed a role of a 17-year-old boy. Yeah, I mean, like, I played Tui that time. So ito yung pinsan ni Kim, no? Yung, so bata ka nag-umpisa. So how do you do it? Well, mukhang bata ka talaga si Derek that time. Mukhang teenager lang talaga. I just did it. I don't know. It's like because I thought I wanted it enough. So gagawin ko lahat para maging effective as an actor, you know. And yun lang nga, tsaka pag nasa entablado ka na with the likes of Lea Salonga, hindi ka naman pwedeng bara-bara, di ba? Yeah. Pwede bang mag-sample? Maghingi ng sample sa'yo? pwede naman. Hindi, kunyari, gusto mo maging tunog, mainstream, kunyari, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Kung kailan mayroon ng laman. Kung gusto mo naman magtunog operatic, Conte partiro, paesi que no nomai,
Vedo a tue beso to con te. Pwede naman. Grabe. So, ayun lang. Nakakatuwa naman si Derek. Oo. Grabe. Oo. Winner na talaga si Derek, you know? Ay, salamat. Sa Century Tuna, siya na winner. Salamat. Salamat. Makalimutan, ha? Bago ko makalimutan, pwede ba ako mag-promote sandali? Opportunity. So sa mga manonood natin, pumunta naman kayo dun sa Century Tuna Superbods. Mm-hmm. Tapos don't forget to make sa comment section below pagdating niyo na, don't forget to use the hashtag SuperbodJojo. Please. Ayan, nandito sa ano na namin yan. Kami na mauuna. Yes! Yung support to Derek. Yes, promise. Sige. Mm-hmm. Yes, salamat. Derek, thank you so much. Maraming salamat. Marami kami natutunan sa'yo. Well, thank you sa'yo. Too. Oo. Tapos, ano, kailan ba Derek yung pinaka-grand finals ng Century 2? Kailan po yung ano, para pinaka-grand finals? Oh, the finals will be the 18th of September. So, in a month. Derek, ano a month from live now. Yes. Live? Alam mo, syempre dahil, no, I mean, nag-iiba-iba siya eh. Kasi depende parang una medyo mm-hmm. yeah sa situation. Mm-hmm. No? Pero of course, they're aiming for to do it live. Mm-hmm. So for now, hindi natin alam kung anong mangyayari. But live man siya or virtual, imbitado na kayong pareho for sure. And I will be promise, and I will be most happy to see you both there. Wow. Yeah. Yes. Thank you, Derek. Salamat. Oh, maraming salamat din. Thank you. Derek, uy! Ano? Hindi itong huli, ha? Hindi itong huli, ha? Ay, sana nga, Derek. Kami makikiusap sa'yo na sana hindi pa lang. Hindi itong huli. Hindi, ano na lang. Siguro dyan, ingat na natin si Derek ng message sa ating mga kaganap kasi lalong-lalo na sa situation natin. So, ano na lang ang message mo direct sa kanila? Ito na nga. Nasabi ko na to kanina. Hindi natin may iwasan na mangamba or mag-worry dahil sa lahat na nangyayari sa atin ngayon, it's so uncertain, no? Na because dapat wag nating makalimutan magpasalamat sa mga problema na wala sa atin. Kasi marami sa ating mga kababayan at saka sa mga tao sa buong mundo na mas marami pang mabibigat na problema kaysa sa atin. Let's not allow this pandemic or our fears or our worries to paralyze us. Maraming dapat gawin na para maiwasan natin mag-worry tulad ng pagtulong sa mga pag-aalaga sa sarili natin, di ba? Ang dami niya. At saka, huwag niyong kakalimutang magpa-araw at mag-stretching every day. Ayan, gilya. Tsaka kasi yun, wala namang bayad yun eh. Ang araw nandiyan yan, yes. Libre yan. Ang stretching, yes. Boost the immune system, di ba? Exactly. So, huwag niyong kakalimutan. So, John and Bench, promise niyo. Bench, hindi na papaaraw. Hindi halata. Pero hindi halata sa kunay ko. Nasobrang okay. Na yung pag-direct eh. Basta umpisahan nyo na yan. Yeah. Stay direct, strong, Pilipinas! Mm-hmm. Yes. Tonight.